Sa mahigit dalawang dekada na pakipaglaban ng mga Ipira claimants, ano ang tugon ngayon ng NAPOCOR at maging ang pagsisiyasat ng Kongreso at maging ng Senado? Atin ang ilalantad. Sa haba-haba man ng paghihintay ng Ipira claimants at sa pagod na kanilang iniinda, makamit lamang ang hustisya. Hindi na sila aatras pa sa kanilang matagal nang pakikipaglaban. Kaya naman para makalampag ang ahensyang dapat ay sumagot sa kanilang hinaing, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga individual na maaari silang mapakinggan at matulungan. Meron po tayong mga nilalapitan na butihin pong senador. Meron na din po sa mga kongreso, sa House of Representatives na congressman na nabanggit na po natin ang ating panawagan. Ito pong kanilang mga case po ng mga tao na to. At sa kasalukuyan po ay marami naman po nagkaka-interest. At nasa proseso po sila ng pag-aaral ng kanila rin pong mga legal staff kung paano po nila matutugunan yung inilapit po natin. Hinahabol po kasi ng mga Ipira claimants ay isang ahensya ng gobyerno, ang National Power Corporation at ang PISAM. Ang PISAM po, ang Power Sector Asset Liabilities and Management Corporation, ang inatasan ng Supreme Court na magbayad dahil sila po ang nagbenta ng mga asset, ng planta, ng NAPOCOR. Kaya po, kasama rin sa kanilang pag-absorb ng mga assets, ay inabsorb din nila yung liabilities. And one of the liabilities nga po ng NAPOCOR ay yung claim na ng mga empleyado sa award po, sa monetary award because of their illegal termination. At isa sa kanilang nakikitang paraan ay ang paglalaan ng pondo ng NAPOCOR para sa mga Ipira claimants na hanggang sa ngayon ay hindi tinututukan ng nasabing ahensya. Dahil gobyerno po ang NAPOCOR at PISAM, kinakailangan po na magkaroon sila ng budget. Ang budget po nila ay hihilingin nila sa Kongreso para masama po sa General Appropriations Act at maipangbayad dito sa mga empleyado. Ang masakit lang sa lumipas na mga panahon, hindi po hinihingan ng budget ng NAPOCOR o ng PISAM ang para sa pagbabayad na ito. Kaya ang isa po sa aming paraan na kung maaari pinapakiusap namin sa mga sa Congress ay magkaroon ng isang Special Appropriations Act or Special Appropriations Bill na kung saan yung batas na yon ay magtatalaga o maglalaan ng specific na pondo para sa pagbabayad ng mga empleyado. Pagka po kasi nagkaroon ng ganito, hindi na hihintayin ang NAPOCOR, hindi na hihintayin ang PISAM para humingi sila ng budget. Kasi baka po naghihintay tayo sa wala. Sa patuloy na pagpapadala ng Ipira claimants nang usaping ito sa iba't ibang sektor, ilang impormasyon din ang sumambulat sa kanila. Sa lukuyan, yung pong pagbabayad nila sa mga unrehired, unti-unti nagbabayad po sila sa unrehired eh. Pero natigil. Bakit po natigil? Kasi ang dinadahilan nila, ang GSIS po, nangihingi ng interest sa NAPOCOR dahil sa hindi nila pagre-remit ng contribution ng mga miyembro. Pero hanggang ngayon, wala pang nagiging memorandum of agreement between GSIS, PISAM, at NAPOCOR para po sa pag-waive sana noong interest na sinisingil ng GSIS. Ang patuloy na panawagan, mapakinggan na sila ng mga sektor na dapat tumalakay ng isyong ito. Sana kung ito ay makapagpatawag ng congressional inquiry or senate inquiry ay maipapatawag lahat ng ahensyang concerned
mapatawag ang DSIS. Sasabihin, ano ba ang sinisingil ninyo? Mapatawag po ang SSS, ang PhilHealth, ang BIR. Ano ba ang implikasyon ng mga benepisyo na babayaran pa sa mga empleyado? Hindi po ito maliit na bagay. Kung tutuusin po natin, hindi lang naman po ito 9,000 tao. Ito po ay 9,000 pamilya na kung tutuusin nagkaroon na ng mga anak, nagkaroon na ng mga apo. Hindi po ito ang apektado ay isang tao lang, dalawang tao. Maano natin, ang Kongreso nga, isang tao lang ang apektado, isang tao ang inapi. Nagkakaroon ng hearing sa Senado. Ito po, 9,000 pamilya. Hindi po ba ito masasabi natin na malaking issue, malaking bagay na dapat bigyan ng pansin ng mga kinakaukulan? Para mahinga ng panig ang napukor, humiling kami ng isang panayam sa kanilang ahensya. Ngunit hindi na sila nagpaunlak ng anumang panayam. Bagkus, isang pahayag ang ibinahagi nila sa ating programa. Ayon sa kanila, nagsimula nang magbayad ang kanilang ahensya alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. 985 claims na ang kanilang nabayaran o katumbas ng 57% ng kabuuang 1,715 unrehired claimants na umabot umano na higit sa 4.1 bilyong piso. Sa kasulukuyan, pansamantalang natigil ang pagbabayad dahil sa issue ng statutory deductions para sa GSIS. Ang nasabing deductions o compensatory costs ay alinsunod sa batas ng GSIS. Umabot ang interest at penalties na mahigit 2 bilyong piso. Sa ngayon, ay tinatapos ang kasunduan sa pamagitan ng NAPOCOR, PISAM at GSIS upang makapagpatuloy na ang pagbabayad ng claims na na-validate na ng COA. Paglilinaw nila, hindi tumigil ang pagproseso ng mga claims. Ang nahinto ay ang pagproseso at paggawa ng mga cheque habang nire-resolve pa ang issue sa GSIS. At matapos ang ating naging mga pagbubunyag sa ating programa, at ang ating naging kampanya sa Responde sa Radyo Agila, nakarating sa aming kalaman na sinubukan makipag-usap ng Department of Energy sa ilang mga EPIRA claimants nito lamang nakalipas sa linggo. Kaya naman, agad kaming nakipag-ugnayan sa kanila para alamin ang kanilang tugon sa lumalaking panawagan ng mga EPIRA claimants. Ngunit tumanggi na silang magbigay ng pahayag at muli kaming ibinalik sa NAPOCOR para tugunan ang aming mga katanungan. Ang natatamasa nating ginhawa sa pagkakaroon ng supply ng kuryente sa ating mga tahanan, masasabi nating bunga ng pagsisikap ng mga empleyadong nauna na nagsikap at matagal na panahon ang iginugol sa NAPOCOR. Ang kanilang apela at patuloy na sinisigaw sa kasulukuyang pamahalan. Huwag na silang kuryentihin pa sa perang kanilang pinagsikapang kitain. Sana po kung natanggap nila yon, iba yung buhay nila. Maaring nagkaroon na sila ng, nakabili sila ng mga properties, nakabili ng para sa pangailangan nila, napag-aral nila yung mga anak nila. Ang pinagmumulan ay isang desisyon na naging final and executory na. Wala na pong kaso eh, tapos na eh. Ito, nandun na lang tayo sa pagpapatupad na sana ay bigyan pansin po ng mga ahensyang kinauukulan. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Matarang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.